katatapos na ng exam ko. Katatapos na ng IELTS ko. Sobrang hirap. Kasi, una-una, hindi ako nakapaghanda. Wala akong kulang sa preparation. Mahirap mag-IELTS nang walang handa, na hindi ka nakapag-ano. Hindi ka nakapaghanda. Delikado. Mahirap. Mahirap ipasa. Hindi ko alam kung pumasa ako doon sa isa. Pero yung doon sa interview, yung dalawa, sa reading at saka speaking, ano ba yun? Reading, listening, yun talaga. Hirap na hirap ako. Sobrang hirap. Kasi kailangan talaga ng mga pa-practice doon. Doon sa ano naman, sa writing, yung essay, dalawa yun. Una, 1 hour yun. Una, 20 minutes. Sumunod, 40 minutes. Maganda naman yung, ano ko, maganda yung daloy ng mga banat ko. Una, yung 20 minutes, kailangan makapag sulat ka ng hanggang 150 words or more. Tsaka yung sumunod, yung 40 minutes, 250 words or more. Nagawa ko naman ng maayos. Pero yung reading at saka listening, kasi ano lang siya, saglit, tigo 40 minutes din ata yun. Pero yung 40 minutes, sobrang hindi siya ganun kadali. Kasi yung lalo na yung listening, kalaban mo dun yung hindi mo narinig kasi hindi na uulitin yun eh. Naka headset, hindi mo na mauulit. Mas okay pa yung reading kasi andyan sa harap mo. Pero sobrang hirap naman ang question. Tsaka yung time limit ang mahirap kalabanin. Eh dun, hirap na hirap ako. Ewan ko lang kung pa. Sana pumasa. Pero tingin ko hindi. Tingin ko hindi ako pumasa. Kailangan na mahabang ano? Kailangan na mahabang tag nito. Preparation. Kailangan pag-aralan mabuti. Dahil yung mga question, wala doon sa kadalasan, wala doon sa iniisip mo. Dahil sobrang lawak ng range ng question. Lahat pwedeng kahit anong bagay. Pero nung ano, meron akong nakausap, yung isa nag-ano din siya, interview din. Maganda yun sa kanya kasi ang tanong sa kanya, farming. Eh, magsasaka ako. Eh, yung farming, kung yun ang question sa akin, malamang mani-mani sa akin yun kasi farming lang yun. Kaso yung question sa akin, mahirap. Sobrang hirap. Tinanong ako about promises. Pag promises, medyo... Tas malawak yung tanong doon, hindi lang ano. Malawak yung tanong doon about promises. Hindi naman ako ganun ka mabuka ng tungkol sa mga ganyang bagay. Mga promises, yun nga. Ang tawag doon, senti-senti. Tanong ako kung bakit normal mag-break ng promises. Tinanong ako kung bakit hindi normal. Tinanong ko, anong kahalagahan ng promises? Tapos, 2 minutes yun. Pero hindi lang 2 minutes yung ano. Yung magsasalita ka ng 2 minutes na tuloy-tuloy. Pero hindi lang yun kasi marami pang tanong na dapat sagutin. So, ganun ang tinakbo ng ano ko. IELTS ko. Ang hirap. Sobrang hirap. Uulitin ko. Hindi ako naghahanap ng malaking score. Ang kailangan ko is pasadong score. Ah.
Kawawa naman ako. Kasi sobrang mahal ng ano, sobrang mahal ng bayad. Halos $400. Ngayon, pag bumagsak ako doon, uulit ako, another $400 na naman. Paano na yun? Hindi naman tayo mayaman. Pero kailangan kong gawin. Sa totoo lang, kailangan kong gawin na IELTS. Hindi siya tawag nito, hindi siya yung tipong kailangan gawin mo talaga yan dahil para sa ano, kumbaga ang tawag nun, kumbaga nawala sa isip ko, pero ang ibig sabihin kasi nun, option kasi siya. Kapag pumasa ako sa IELTS, mapapabilis yung punta ng family ko dito sa Canada. Yun ang habol ko doon. Pag wala akong IELTS, medyo matagal-tagal. So, yun ang habol ko doon. Ngayon, pag hindi ko pumasa noon, yun nga, malungkot ako kasi yung family ko matagal makakapunta dito. Taon mahigit. Isang taon, dalawang taon, hindi ko alam. Depende. Pero kung may pasa ko yung IELTS ko, buwan lang. So, ang laking ano niya, ang laking tulong sana kung papasa. Kung papasa ako doon sa IELTS ko, ang laking tulong. Pero, doon sa nangyari nga, mukhang delikado ang lagay natin. Delikado ang lagay na bibitay-bitay. Anyway, ayokong medyo nalulungkot ako kasi nakasalalay doon yung kaligayahan ng family ko. Kasi pag dumating sila dito, masaya ako. At the same time, masaya din family ko. Ngayon, pag hindi ako pumasa ng IELTS, makakarating pa sila dito, pero yun nga, mahaba-haba yung proseso. Kumbaga, imbis na ilang buwan lang, magiging taon. So, nilabanan ko na. Inano ko na, sinubukan ko na. Ang mali ko lang, masyado maiksi yung preparation ko, dapat mahaba. And by the way, hindi ko sinabi sa family ko na mag-take ako ng ano, IELTS. Kasi baka may umasa sila na mapapabilis ang punta nila dito. Tapos, bumagsak ako sa IELTS, mas masakit. Kaya hindi ko na sinabi. Siguro sasabihin ko kung papasa na ako, kung pumasa ako. Sa ngayon, hindi. Kasi hindi ko alam, hindi ko sigurado kung pumasa o bumagsak. Medyo alanganin. But siguro kung bumagsak man ako, hindi ko muna uulitin, mag-ano ako. Mag-exam ako, pero mag-aaral ako. Hindi ako yung sugod na sugod. Maling-mali ako doon. Mali yung ginawa ko. Napaka laki ng ano, damage kasi. $400, halos ang binayaran ko $339. Hindi ko naman pinulot kung saan yan. Pinagtrabahoan ko ng mahirap. Pagod na pagod ako dun. Binayad ko. Speaking of money, sa mga yung mga nagtatrabaho lang nakakaintindi, diba? Kapag ka pinaghirapan mo yung pera, masasaktan ka kapag ka alam mong nasayang. At least nag-try ako, pero nasayang talaga kung sakasakaling bumagsak ako. Ayan, magpapakarwas muna ako.